Merry bang Christmas ang bawat isa? Amen. Masaya. Amen. Kahit merong may sakit ang ilan sa atin, okay lang yan. Ganun talaga. Ganun talaga. So, merong kinalaman sa Christmas, not entirely, pero at least merong kinalaman sa pagkapanganak ng Panginoon, yung ating exhortation for today. Pero babalik tayo dun sa pinakaunang mga yugto. Paano ang Lord ay na-conceive sa sinapupunan ni Mama Mary. Ang pamagat ng maikling exhortation natin ngayon, blessed to bless. Pinagpala upang maging pagpapala. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Lord eh. Kasi nga, ano raw tayo, vessel. Diba, mga sisidlang lang naman tayo eh. Kapamaraanan ng Lord upang maipaabot sa marami yung kanyang mga pagpapala. Hindi nga raw tayo dapat gumaya sa Dead Sea. Ang Dead Sea, kaya Dead Sea, walang output. Puro input lang. Walang output, kaya patay. So tayo yung buhay. Buhay na kapamaraanan ng Lord to bless the others. At ngayon ang pag-uusapan natin, of course, walang iba kundi si Mother Mary. Isa sa mga heroes of faith natin. Diba? Ipinagpipitagan natin, isa sa mga very, very faithful na sister in faith. So basahin ko itong sa Lucas chapter 1 verse 26 muna hanggang 33. Lucas 1:26-33. Hang 3 points lamang itong pag-aaralan natin, hindi ito ganong kahabaan. Ang sabi sa 26 ng Lucas 1, in the sixth month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. Verse 27, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Pinaburan ka ng Diyos. Sumasayo ang kataas-taasan. Verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Kasi sobra yun eh, para sa isang tao. Yung ganung klase ng mga pananalita, nang galing pa sa isang anghel. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. Inulit na naman for the second time around. Huwag kang matakot, no? Mayroong pabor ang Diyos para sa iyo. Pinaburan ka ng Diyos. You will conceive. Ito yung pabor. Ikaw ay magbubuntis and give birth to a son. And you are to call him Jesus. The same as Emmanuel. Yun naman ang ibig sabihin yan. Verse 32. Sino itong batang ito na papangalanan yung Jesus? He will be great and will be called the Son, big S, the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. So verse 33, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. In short, yung batang lalabas sa sinapupunan ni Mother Mary, king. Hari na, imagine, ano? Para siyang mga fairy tale. Yung bang mula sa isang mahirap na pamilya, nandun pala yung future king, nandun pala yung Cinderella, you know? Parang fairy tale, ano? Na wala kayong kamalay-malay, ito palang batang ito, tatahi-tahimik balang araw, magiging hari nating lahat. Hindi lamang basta hari, yung pagkahari niya sang-ayon sa pagkahari ni David. Yung kauna-una ang hari ng Israel na pinili ng Diyos. And we all know this, right? Si Saul ang pinili ng tao, pero ang pinili ng Diyos himself, si David. Yung pagkahari ng babing ito na nadadalhin ni Mother Mary, yung klase ng paghahari na meron sa David, chosen by God the Father, by the Creator Himself. Ngayon, kung sa inyo, no? Kunyari si Roxanne, saka si Jomar ngayon, edi nagbuntis si Roxanne. Bigla na lamang, ano? Edi nagbuntis si Roxanne, yung pala, biglang binulungan siya ng angel. No, yung batang dinadala mo, yung anak ninyo ni Jomar, siya'y magiging hari na Saudi Arabia. Di ba yung privilege, ano, isipin mo yun, yung excitement. Ha? Yung alam malaman mong, alam mo itong batang to, palagay ko paglaki nito, artista to. Di ba sa atin ganun eh. Di ba tuwan-tuwa na kaagad.
No, artista pa lang 'yon. Eh kung magiging hari. Oh, di ba? Hindi wala nga kung ilong eh, basta. No, magiging artista 'yan. Di ba excitement naroon? Pero yun nga lang, sa kaso kasi ni Mother Mary, alam naman natin, hindi pa sila kasal eh. Betrothed pa nga lang, pledged pa lang. No? Fiancé pa lang, mag-fiancé pa lang silang dalawa. Meron pa lang silang covenant na after these few months, ikakasal na tayo. Pero, kahit hindi pa tayo kinakasal, that's it. Para na rin tayong kasal. Yung faithfulness to each other, nandun na siya. Number one, dito sa verse 26 hanggang sa verse 33 na binasa natin. Pabor man yung sinabi ni Gabriel. Kasi two times yung sinabi eh. You are highly favored. Favored ka ng God. Pero sa parte ni Mother Mary, no? Parang hindi naman yata, napaka-unfavorable naman yata na mangyayari sa akin. Kasi kadalaga kong tao, magbubuntis ako. Ikakasal pa nga lang kami ng boyfriend ko, tapos malalaman niya, buntis ako. Nasaan ang pabor doon? Diba? Two times sinabi ni Gabriel, pinaboran ka ng Diyos, tapos Number one point natin, sometimes God's favor looks unfavorable. Like Mother Mary. Si Gabriel mismo sabi, pabor ng Diyos itong mangyayari sa'yo. Pero sa mata ng tao, sa mata mismo ni Mother Mary, nag-alala siya, parang napaka-unfavorable naman po yata ng panukala ng Diyos sa akin. Paminsan-minsan, ganun kumilos ang Panginoon. Gagamitin niya sa kapamaraan ng napaka-unfavorable for us. Magbigay nga kayo ng example, ano yung mga unfavorable moment ninyo sa Christian life na pero at the same time, alam nyo naman, merong kinalaman para sa kaluwalhatian ng Panginoon or para sa mas lalong ikalalawak ng kanyang gawain. Ano yung mga unfavorable situations na pwede nating kalagyan for God? Ano yun? Alam mo for God's glory, but you also know unfavorable para sa'yo yung gagawin mo for the Lord. Nasagana ng sarili mo, parang lugi naman yata ako, pero for God's glory. No, for God. Sa mga merong relationship sa Pilipinas, ganyan. Feeling nila na wala na sila ng time, na communication, pero hindi na ganawa naman ko isa. Pa-favored for the Lord. Yung isa, it seems unfavorable, pero kung titignan mo, dapat ang Diyos talagang gugitin naman. Ginagawa naman yung isa na pumupunta sa churches for the Lord. Alam niya, ang Lord ang kikita sa kanila. Okay. So, para sa mga mag-sweetheart. Dahil kaya, Jose, meron kang gusto sabihin? Kanyari, nasa transpo ka. Oo. Ayan. Sa transpo kasi, i-invest ka ng time mo. Lalaan ka ng oras mo, ng effort mo, ng talent mo, tapos siyempre yung money ano rin. Oh. Dahil gagastos ka for petrol, for maintenance, ng sasakyan. Oo nga naman. Padudumihan ng sasakyan mo, or mat, or... diba? Ayun yung mga bagay na para sa transport, pero for God's glory kasi ginagawa. And for the love of the brethren. Amen. Totoo yun. No? Kung isipin mo, lugi naman yata ako na ito. Kabibili ko na ito, Audi ko, tapos itulay sasakay itong mga ito. You know. Di ba feeling natin parang sayang naman yata. No, sayang. But sabi nga ni Kuya Jose, you know, that's for the Lord. So kung titignan natin yung physical aspect, nung mga bagay na pwedeng mawala, parang lugi eh, no? Pero, you know, it's not. Ano pa? Bukod doon? Kailan pagpunta sa church? Oh, sige. Sabihin nyo na. isang araw lang. Ay, yung day off. Oo nga. So, hindi nila alam. Napaka-lukens nung namimiss nila. Oo nga naman. At madalas natin naririnig yan sa day off. Diba? Especially pag medyo baby pa sa faith, siyempre. Normal yun. Na Friday na nga lang ang day off ko eh. No? Friday na nga lang ako mag-up to sabang tulog eh. No, yun, yun, ganyan. Up to sabang tulog. No? Ano pa, kuya? Pag may gawain, kuya, diba, maghapon ka na nagkagawa, tapos gagdalo ka pa ng gawain, tapos ano kasi ka nakakauli. Oo nga, ano. Ano ba? Yung iniisip ng iba, pahinga ko na nga lang, pupunta ba kayo?
Pero kung isipin mo, for the Lord's glory pa rin, hindi naman sasayang. Oo nga. Ano po? O ano pa? Pagpapala ng Panginoon. O paano yun, brother? Kunwari, ginawa tayong something na tapos papaliwala. Alam mo namang ano eh, mararamdaman mo naman pag Christian ako. Mararamdaman mo kung pinapalo ka ng Panginoon. Hmm. Pero parang sa'yo, parang tinatanong mo pa ang Panginoon eh. Ganun naman. Yung ano, diba? Tapos yung pala-anong durable sa'yo. Oh. Kung gusto kanyang mabago. Amen. Sinabi sa Bible yun, yung disiplina ng Diyos is life eh. Yung parusa ng Diyos, it equals to life. Magdudulot ng buhay. Kasi magtutuwid siya ng pamumuhay eh. May spare yung life mo eh. Di ba? At the end of the day. Ano pa yung example? Limbawa, hindi ba pagod ka sa trabaho? Tapos pagdating mo na Friday, ikaw pa yung magseserve ng pagkain sa kasal? Yung bang, di ba pwedeng upo na lang ako, pahinga na lang ako pag Friday? Pagod na nga ako sa araw-araw na trabaho, pagdating ko pa naman sa church, ako pa rin ang servant. Yung ano naman, di ba? Ako isipin nyo. Di ba? Pagod na nga ako sa trabaho, pagdating ko sa church, pagod pa rin. Di ba yan? That's true. Yun ang fact of life. Lahat tayo nakikita natin, hindi naman tayo bulag eh. Nakikita natin yan. Pero then again, bakit natin ginagawa? For the glory of God. For God's glory. Yun na lang naman ang hinihiling ng Lord eh, to glorify Him. Ang tingin lang ng iba doon, tayo kasi naintindihan na natin, right? Or meron sa atin dito, oo nga kuyang, na napaka-unfavorable talaga, no? Nang pabor ng Diyos or what? Pero tayo kasi dito, core group na tayo eh, malalalim na tayo sa faith, we understand these things. Mukha mang unfavorable yung favor ng Lord. We know, mukha lang siyang unfavorable. But yung pabor ng Diyos, pabor talaga yun for us. Di ba? Kaya nga ang ginawang example ni Paul, di ba? Parang araw tayong nasa karera, mananakbo, di ba? Saka nakakita ng nasa karerang walang ka-effort-effort. Hindi napapagod, hindi hinihingal, hindi pinagpapawisan. Yun talaga yung pinasok natin eh. Karera siya eh. Karera eh. Nasa marathon tayo eh. No? Nasa larangan tayo eh mula sa Panginoon. Pero ano sinabi ni Paul? Pagdating mo naman sa dulo, you will see the price na naghihintay. Hindi lamang siyempre yung price na, ano ba yun? Di ba pwedeng yung price na yun, habang buhay ako, maranasan ko na? Iba kasi ang iniisip, kailan ko naman makukuha yung price na yan? Pagpatay ka na siyempre. Hindi ba pwedeng pagbuhay pa lang ako, ma-enjoy ko na yan? Iba kasi, di ba? O nga naman, kailangan ba mamatay muna ako bago ko maranasan yung price na yan or what? Meron din naman ang Panginoon siyempre mga pagpapalang binibigay sa atin. Mga rewards yun everyday. Iba pa yung super, supreme, extreme reward na naghihintay sa atin at the end of our race here on earth. No? So si Mother Mary, ganun din siya. Unfavorable ba? Kasi, totoo naman, birhen siya, magbubuntis. Anong sasabihin ng lahat? Anong sasabihin ni Joseph? Pero look, kung ano yung nasa sinapupunan niya by that time. The King of Kings, the Lord of Lords. Ganun talaga. So mamili kayo. Hindi kayo pag-iisipan ng masama ng iba. Pero wala ang Diyos sa inyo. O pag-iisipan ka ng masama ng iba pero ang Diyos nasa iyo. Anong pipiliin niyo sa dalawa? Pag-iisipan ka ng masama ng iba. Ang Diyos nasa iyo. Amen. At si Mary, ganun na nangyari sa kanya. At nakita po ninyo yung nangyari. Hindi ba kahit sa panandalian si Joseph nag-isip na wag na. I-discard ko na itong babaeng to. Ayaw ko sa kanya. Ano ba naman to? Masisira ang pangalan namin. Pero hindi ba after a while, si Joseph din ang nag-protect? Because of the angel, kinausap din siya. Because sa pagkilos ng Holy Spirit kay Joseph, siya na rin naman ang ginamit ng Lord to protect Mary. Minsan kasi ang iniisip natin, ako ano iisipin ng iba? Ano sasabihin ng boyfriend ko? Ano sasabihin ng, you know? Eh, dito nakita natin, kumilos ang Panginoon sa kaisipan mismo ni Joseph. So, walang imposible sa Panginoon. Pinoproblema ba natin yung iisipin nila? Kayang ayusin ng Lord yun. Ah, problema ba kung ano iisipin nila kapag sumamba ka sa akin? I will fix that. Hindi naging imposible kay Joseph. Kaya hindi rin katwira na, kuya, ayoko nang dumalo kasi baka isipin ng magulang ko, baliw ako eh. Or baka isipin ng girlfriend ko or what. Huwag mong isipin yung iniisip mo. Huwag mong problemahin yun. Kayang i-fix ng Lord yun. Ginawa niya kay Joseph. Magagawa niya rin sa atin ngayon. Hindi ba? Alimami, mayroon tayong mga kapatiran, yung mismo mga asawa, ang mga pumipigil. Pray lang, pray. Kaya meron tayong ganitong mga pagkakataon. God can fix those. He can change mind. Kaya ba ng Lord magbago ng puso ng tao? Amen. Amen. Yung isip pa kaya?
God can fix that. He can change minds. Kung paano kaya niya magbago ng puso, kaya rin niyang baguhin ang isip ng sino man around us. So, meron pa po ba sa point number one, dalawa na lang after this? So, nothing is too difficult with the Lord. No? Nothing is too difficult with the Lord. So, sometimes God's favor looks unfavorable, pero ang totoo, todo-todong pabor ang binibigay sa atin ng Lord. So, verse 34 hanggang 37, ang sabi naman, ito na nga. How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin? Kahit pa parang nadaanan natin to kanina. The angel answered, ah, ganun ba yung bang problema mo? Birhin ka, paano ka magbubuntis? The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So, the Holy One to be born will be called the Son of God, big S. Yung sinasabi sa Old Testament. Even Elizabeth, your relative, may example siya ngayon. No, yung pinsan mo si Elizabeth is going to have a child in her old age. And she, who was said to be unable to conceive, is in her sixth month. Kasi baog daw si Elizabeth at matanda na. Pero look at her. No? Look at her. Verse 37, for no word from God will ever fail. Kapag sinabi ng Diyos, it will definitely happen. Kasi ang problema naman dito ni Mary, paano ko magbubuntis? Wala naman akong asawa. Ang example ngayon niya, yung ang baog eh, patay ang sinapupunan, nagbubuntis ngayon, 6 months na. Walang imposible sa Diyos. Kapag sinabi niya, it will happen. It will happen. Ang point number two dyan, God can take away even the hardest obstacles for us to be able to carry on the task He is giving us. Kasi alam ko ang isa sa mga problema ng mga bagong Kristiyano, even me, pinagdaanan ko yan, nung maramdaman ko, ma-realize ko yung panawagan ng Panginoon, biglang dadami, biglang mo makikita yung mga obstacles sa harapan mo. Paano naman ang magpapagamit? Eh, pinag-iinitan ako nito. Paano naman ang magpapagamit? Eh, yung nakaraan ko, lagi lang naaalala. Paano naman ako magpapagamit? Mahirap lang kami. Paano naman magpapagamit? Napakayaman namin. Yung bang ang dami-dami problema. Lahat ng obstacles, di ba, nakikita bigla. No? Naku, paano na yung oras dito? Naku, paano na yung pamilya ko? Naku, paano na yung labada ko? Paano yung pagluluto ko? Di ba, pagdating sa panawagan, pag tumawag ng Panginoon, kasi biglang magpapapap lahat yan eh. No? Bigla silang lalabas isa-isa. Bigla, yung nakaraan ko, paano yung nakaraan ko? Dati akong kampo ni Satanas. I mean, paano na yan? Ako, even me, nung lumapit ako sa altar call noon, pagbalik ko sa upuan ko talaga, ang feeling ko nun para ako nakakadena. Yun talaga naramdaman ko. Para bang, hindi na ako makakilos, na para bang kada kilos ko ngayon, dinumero na. Pero you know what, sandali ko lang naramdaman yun. Pero yun talaga naramdaman ko pag upo ko sa upuan. Naramdaman ko para na ako nakakadena, na hindi na ako pwedeng kumilos ng gusto kong kilos. You know, hindi na ako si Eric ba na katulad ng dati. Pero panandalian lang yun. Alam niyo yung feeling na kapag naglagay kayo ng lasty dito, ng matagal, di ba, namamanhid siya? Tapos pag tinanggal mo, ano mararamdaman mo? Parang meron nakaano pa rin, meron nakapulupot, ano? Pero tanggal na siya. Nung una kasi manhid siya eh, kasi nasasakal yung laman, di ba? Pero hindi mo na mararamdaman, dapat nararamdaman mo yun. Pero dahil nga namanhid na, hindi mo na mararamdaman. Pero nang tanggalin, ngayon mo nararamdaman, merong something na nakapulupot, pero tanggal na siya. Pero ang katotohanan kasi no, nung naramdaman ko yon, nakakadena talaga ako the rest of my life. Pero nung lumapit ako sa altar, tinanggal ng Panginoon yung pag-upo ko ngayon, ang nararamdaman ko, yung epekto na lamang nung pagkakatanggal ng kadena. Yung pala yung pagkakataon, I was really, really free. At lahat ng Kristiyano nararanasan yan. Akala natin, nung tumanggap tayo sa Panginoon, nung tayo pumasok sa panawagan, mag-amen tayo, bigla kang dumami mga obstacles in your life. Pero akala lang natin yan. Pero anyway, kung meron man, hindi ba kayang tanggalin ng Panginoon isa-isa? Kasi dito yung obstacle na pinag-usapan dito, halimbawa si Elizabeth. Hindi nga mga anak eh, matanda na, baog eh. Pero nagawa ng Panginoon, i-fix yung womb. Sabi natin kanina, God can fix the heart. God can fix the mind. Ano pa naman ang kaya yung sinapupunan? Hindi ba kayang i-fix ng Lord yon? Of course, He can. Kasi only God can open the womb and close it again. Di ba nasa Biblia yan? Merong asawa si David, pinagtawanan siya. Kasi nagsayaw si David in his spontaneous dancing minsan. Pinagtawanan ng asawa.
Eh, tumigil ka nga dyan, lalaki ka, nakakahiya ka. Anong klaseng sayaw yan? Breakdance ba yan or what, cha-cha? Wala akong nakitang ganyan. Di ba nagalit si David? Hindi lamang yun, ultimately nagalit ang Diyos. Eh, sinarado yung womb ng babae. No? Ah, sino yan? Si Mikal, ano? Si Ate Elsa, kilala. Ano? Bible reader. O, di ba? Pinagtawanan siya. Di, sinarado yung womb. Ganun lang naman. At yung mga sarado ang womb, isang araw, because of their faith sa Panginoon, pinuksan. So, anong obstacle ang pinag-uusapan natin ngayon? Yung mga mahal natin sa buhay. Kasi ang number one talaga, I believe, ng mga obstacles sa ating pagpapagamit, ang number one talaga, mga mahal sa buhay eh. Una na yun eh. Pero hindi ba kaya ng Panginoon na, again, change their minds, change their hearts, fix them? Of course, God can. God can, mga kapatid. Wala imposible sa Panginoon. Abraham, yung kinuha ni Amilik po yung si Sarah. Okay. Nagalit ang Diyos. Oo nga. Hindi nagkaanak yung mga babae ng hari. Isipin mo yan. Na lahat, ano, pinagsasara ng Panginoon yung mga womb. Sabi nga, humingi ka ng tawad doon kay Abraham para manganak uli yung mga babae. Yun. At nung ginawa nila yun? Ginawa nila yun. Binuksan muli ng Panginoon yung womb ng mga babae. So nakita ninyo mga kapatid, mga pinag-uusapan natin, even science cannot fix this. Man cannot fix this, but God can. Yung mga pinaka-imposibleng gawin, kahit ng modern science, magagawa ng Panginoon in a snap. So kung obstacle ang pag-usapan natin, kayang tanggalin yan ng ating Lord. Kung hindi man yung mga mahal sa buhay nga pala, idadagdag ko, ang talagang nasa ceiling na dahilan kung bakit, kung ano yung nagsisibing obstacle sa atin, ourselves. May I believe that? Personal experience ko rin. Ang number one obstacle ko sa pagsulong sa gawain, myself. To be honest. No? Kasi it is me who will decide eh. Kung magpapa-apekto ako o hindi. It's me. So number one, ourselves. If you are getting on the way ng Panginoon sa pagkilos niya, hindi naman sa tatanggalin ka ng Lord. Siyempre, babaguhin ka niya. Meron siyang i-chip off. No? Nang sa ganun, hindi tayo maging hadlang sa pansarili nating ano, paglago sa gawain. So nothing is impossible with the Lord. God can take away even the hardest obstacles for us to be able to carry on the tasks He is giving us. So ngayon, kung meron kayong mga planong pasuking mga ministry at sa tingin nyo, hindi kasi may mga ganitong klase ng mga hadlang, God can fix that. Gilbert, kung meron kang ministry ng gustong pasukin at sa tingin mo masyadong maraming hadlang para makarating ka doon, God can fix that. Especially for His glory. Bakit hindi niya tatanggalin yung mga hadlang? Uy, for my glory to ah. Pero hinaharangan itong mga ito eh. Pagtatanggalin ko nga ito. Bakit hindi gagawin ang Panginoon niya? No? It is His desire na tulungan yung kanyang mga anak to serve Him for His glory. Number three, panghuli. Ang sagot ni Mother Mary sa verse 38, matapos yung 1 and 2, matapos niyang malaman na yung dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ay King of Kings, Lord of all Lords, matapos niya malamang God can do everything, kain tanggalin lahat ng obstacles, then sa verse 38, itong sabi ni Mother Mary. Kasi ano na siya eh. Kumbaga sa na, mamimili, kumbinsido na siya. Totally convinced. And sabi ni Mama Mary sa verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered. Ito yung paborito kong sa mga sinabi ni Mother Mary. May your word to me be fulfilled. Sa ibang translation, be it unto me according to your word. Di ba kanta ni Don Moen yan? Be it unto me according to your word. Nung sabihin ni Mother Mary yon, then the angel left her. Tapos na ang usapan. And we know the rest of the story. Pinagbuntis na si Jesus Christ, lumaki yung bata, at the age of 30, sinimulan yung kanyang priestly ministry, nung nakilala siya bilang Christ. He died, he rose again after 3 days, lumuklok sa kanang kamay ng Diyos, at ngayon ano ang ginagawa? Forever and ever praying for us, interceding for us, and we're waiting for His return again in the last days. Ang makikita natin sa verse 38, number 3 point, when God calls, answer. Kapag tumawag ang Diyos, sumagot ka. Alam ko tayo, minsan pag may tumatawag, shhh, roadmap. Di ba?
Kaya minsan tuloy pinapala yung pangalan eh. Adonis. Adonis? Ayos na mga sagot nga. Kasi pala si Ronald. Di ba? Ganun tayo minsan pag ayaw mong kausapin, hindi ba papansinin eh. Pero kapag Diyos ang pinag-uusapan natin, kapag siya tumawag, answer. Answer it. Katulad sa ginawa ni Mother Mary. Tumugon si Mother Mary sa panawagan ng Panginoon. Hindi lamang yon. When God commands, obey. Kapag tumawag siya, sumagot ka. Pag may inutos siya, sundin mo. Sundin po natin. Kasi then again, pasok po yan doon sa favor niya. He's doing these things for our personal favor na rin. Kasi while we are glorifying the Lord, we are giving ourselves a favor at the same time. Sabi nga natin, di ba, ngumiti lang ng konti ang Panginoon, nagliliwanag ang buong sanlibutan, konting ngiti lang. Kita yung mga bituin, para bang biglang nagkaroon ng high voltage. Lumakas yung mga ilaw na ganyan. Konting ngiti lang ng Panginoon, magliliwanag ang buong sangkalangitan, mga kapatid. Konting ngiti. So let God's smile be our aim in life. Pag napangiti kasi natin ng Panginoon, hindi mo masasabi, hindi mo mabibilang, hindi mo malilirip na pagpapala ang ibibigay niya. Not because we are after the pagpapala, but that will come naturally. Alam naman natin, di ba, ang first blessing is to serve the Lord. To serve Him is the first blessing na pwede nating matanggap. Yung privilege to serve the King of Kings, the Lord of Lords. And we know yung klase ng pagpapalang kaya niya ibigay. Just for a very, very simple smile, kapag tayo, tumugon sa kanyang panawagan, at kapag tayo ay sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. Meron po ba kayong gustong idagdag yun bago ko isarado sa conclusion? Kaya nga, pagpapating yung puling sa atin ng Panginoon, we can assist. Amen. Ngayon, hindi tayo po dito manggi, kundi sumunod na lang. Yun yung irresistible grace, ano? Irresistible grace. Malinaw po ba yung 1, 2, 3 points, mga kapatid? Sometimes, God's favor looks unfavorable. Number 2, God can take away even the hardest obstacles for us to be able to carry on the task He's giving us. And number 3, when God calls, answer. When He commands, obey. In your own time, basahin po ninyo yung The Song of Mary. Ang tawag po dyan, the Magnificat. Babasahin ko lang ilang part ng Magnificat ng Song of Mary sa Luke chapter 1, verse 46 hanggang 49. In your own time, basahin niyo yung buong yan. Isa yun sa napakagandang awit para sa Panginoon na lumabas sa bibig ni Mother Mary. Verse 46, and Mary said, ito yung kausap na niya si Elizabeth. Kasi nagdalawan sila, di ba? Mag-i-stay kasi si Mary sa pinsan niya, kay Elizabeth ng mga 3 months. Dumalaw siya doon. Tapos, di ba ang kwento, nung makita sila, yung si John the Baptist na nasa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth, nag-lip. Naramdaman, ha? Natuntua yung bata, yung magpinsan, ha? Tuntua. At nagkausap nga sila about it. No? Tapos ito yung sinabi ng Mother Mary sa harapan ni Elizabeth. Verse 46. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble estate of His servant. For behold, ito ngayon yung favor ng Lord na ibinigay niya kay Mother Mary na sa panimulain, napaka-unfavorable. Yung something na napaka-unfavorable, nakita ngayon ni Mother Mary yung favor from the Lord. Ang sabi niya sa verse 48, behold, sabi niya sa harapan ni Elizabeth, from now on, all generations will call me blessed. All generations will call Mother Mary blessed. Why? For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. So nagsimula yung kwento kanina. Nagbigay ng pabor ang Diyos kay Mother Mary in a very unfavorable way. Sa kanya nga dadaan ang Messiah, pero magbubuntis siya bilang isang dalaga. Pero natutunan natin kanina that God can take away even the hardest obstacles for us to be able to carry on the task He's giving us. God can fix hearts. God can fix minds. Kaya niyang ayusin lahat. Any obstacles, kaya niyang ayusin for us. And when God calls, answer. When He commands, obey. At doon ngayon papasok yung sinabi ni Mother Mary, kung gusto rin natin, na from all generations will call us blessed, then let us follow.
God's will. Let's follow His command. Let's follow His plans. Kasi hindi naman po tayo ilalagay ng Panginoon sa kapahamakan, kundi pawang mga pagpapala na panghang ibibigay niya sa atin. For behold, from now on, all generation will call me blessed. Ngayon ba pag sinabi ang pangalan ni Mother Mary, blessings ang naalala natin or hindi? Of course. Kapag sinabi mo yung pangalang Mother Mary, automatically, nakaakabit siya sa pangalan ng ating Panginoon. When you say Jesus Christ, you will remember Mary. When you say Jesus Christ, you will remember Joseph. Yun ang kagandaan yung laging nakadikit kay Jesus Christ. Kapag naalala ang pangalan niya, you will be remembered. You will be remembered. At maganda rin po yung kapag naalala ang pangalan natin, naalala rin ang Panginoon. Hindi ang Diablo. Amen? Si Mother Mary po, nakita po ninyo, kapag nabanggit ang kanyang pangalan, pagpapala ang naalala natin. Yun mismo yung sinabi niya. From now on, because of this, yung kanyang pagtugon sa panawagan ng Diyos, sa pagdadala ni Baby Jesus sa kanyang sinapupunan, tinawag siyang pinagpala from all generations. At ganun din po tayo, mga kapatid. Let's aim this. Gawin natin siyang goal sa buhay natin. Kung nagawa ni Mother Mary, hindi naman tayo magbubuntis siyempre. Pero definitely, God favors us. Yung pabor po ng Diyos nasa atin na. The mere fact na tayo po ay mga Kristiyano na ngayon, mga born again Christian na din natawag, it only means yung pabor ng Diyos nasa atin. But always remember na sumunod sa kanyang mga pinag-uutos without any hesitation, without any doubt. Nasa ganun kapag binanggit yung pangalan ni Kuya Rodmar, purihin ang Panginoon, no? Mapagpapuri ang Panginoon, at of course makikita natin ang pagpapala sa kanyang buhay.